gagawa tayo ng ube halaya. Ayan, ang dami pong ube dito. Mura lang. 10 pesos per kilo. Diba? So, babalitan po natin to, hiwa-hiwain at ating lalagain. Babalitan lang po natin ng ganyan. Okay. Itong nabili kong ano ay hindi violet. Puti siya. Pero ube pa. Ito po, iniwalan po natin siya ng maliliit. Maninipis. Para madali pong lumangoy. Okay. So, after po nito, lalagain natin. Pag malambot-lambot na siya, i-blend natin. Okay, ito na po yung ating ube. Lalaga natin. Lambot na po yun siya. Pati ituloy lang natin ng konti. Tapos, palamigin natin at i-blend. Dito po ako nagluto sa uling. At matagal-tagal po itong lagayin. Ito sa Palawan, maraming libre. Libre ang kahoy. Libre ang niyog. Ube, 10 pesos lang po. 1 kilo. So, ayun po, nilagyan ko na lang po ng coconut milk, yung ating blender, tapos ilalagay natin dito yung ating yam, purple yam, na white. Okay, so kahit mainit po po, i-cookan ko na po siya. Hindi naman po mainit na masyado. Kasi baka mawala ng kuryente. Dito sa Palawan, laging mawala ng kuryente. Okay, so ito po, nilagyan ko na po ng ano, yung nilagang ube. Biblend ko na po siya. Ayun, ilagay ko na lang po dito sa kawali. Para magaling hindi rin na. Ito po yung blend natin. Na ube. Okay, ayun po, nilagyan natin ng margarine. Lalagyan natin ng evap milk. Maliit lang. Tipid kami. Budget. Condensed milk. Okay. Kaya yun, dinala ko na po ulit dito sa ating pugon. Sa uling, dito natin luluto. Yun, pag halaya po, halo lang ng halo. Ang gagawin natin. Ayun, may taga-paypay ako, aking anak. Okay, so, ito po, pwede na po ito. Lalagay na po natin sa ating lalagyan. At lalagyan po natin ng toppings na cheese. Very hot. Stay away. Okay, this is done. Okay, ito na po yung ating ube halaya. Ilagay ko na po sa ating lalagyan. So, i-grate ko lang po yung cheese habang mainit-init pa siya para mag-melt. Okay, so ito na po, nilagyan na po natin ng grated cheese. Okay. So, okay, mga anak, gutom na. So, palamigin na lang po natin para magtigas siya.